ating pamingala na yung mukha mo, baby ka pa na baby. Alay ko, mabunang kape. Ay, yabaw. Lumpita ka na naman, ha? Ay, yung bata. Hindi mo kikukuha. Ay, yabaw. Ano naroon ba yung tok ng doro? Kukuha na ako. Kapag tumindi lang tok ng doro. Dali ka. Baba. Sa tulog eh. Ato Maria, hindi ka pa pababangga? Ibilang ko ng tatlo. Sandali na lang. Isa. Dalawa. Dalawa't kalahati. Bakit ba? Tignan mo nga kung ano oras na ako. Kaya sa manang kukagabi eh. Ating gabi na naikabang ko jeepney. Basta matulog ka ulit kung gusto mo. Bigay mo lang sa akin ng pamalengke na makaalis na ako. Nilagay ko yung kinita ko kagabi doon sa pamingala. Ole, yung 45 centimos, pwede ka pumarka milenki yun? Yun lang kinita ko eh. Teka nga, ako ba talaga niloloko mo? Bakit yun naman kita? Kasi minalas ako eh. Oo, siguro nga. Pinagtatakuan mo na ako ng pera ngayon. Pinagtatakuan? Oo, marahil meron kang kumpurmiso sa iba, kaya ganyan ka. Ito
Ano yung pinagsasabi mo? Oh, may sinusustento ka din kung iba. Naluloka ka na ba? Oo, oh, loka na nga ako ngayon. Siguro nga dito kung meron ka na talasuse. Talasuse? Mano tumigil kayo, baka hindi ako makapagpilo sa'yo. Sige, magpapilo ka ako, Panginoon. Sa'yo lang talaga ni Rosemary, hirap na hirap na ako, bubata ako na iba. Yuki, hirap na hirap ka ng dami. Siguro nga talaga ang dada. Bakit ano nangyayari dito? Wala ho! Meron na! Wala! Meron! Ano nga yun? Hirap na hirap na ako dito sa bahay. Ginaganong pa ako ganyan. Ano naman ang ginawa dyan lalaking ito? Wala akong kinita eh. Nag-iiyak na yan. Eh bakit sa mo din lalaking ito mo? Binili ko ng generator eh, kaya ako na po yan kagabi dahil nasiraan ako eh. Ito kayo sinasabi mo, Eddie? Oo! Ito yun. Ganun ka na eh. Hindi pala totoo lahat ang paratang ko sa'yo. Para sa akin, walang mahalaga ko hindi ang kaligayahan niya ni Rosemary. Totoo, Ed? Totoong totoo. Oh, Ed. Hi, Kita! Nasabi ko na nga ko sa Kita na rin mauli ang mga usapan niya eh. Hindi pa kayo na iyong mag-asawa sa mga kapitahan? Kaya agaga ba ngayon kayo ng pangayang? Aray, aray! Ito yun ay, sumasakit na lang mong marayuman niyo? Ba't kayo bumababa? Kaya paano narinig kong bangayan niyo mag-asawa? At saka, sa pangalan pala, Eddie, umaari sana, Eddie, kung pumunta ka ng beste. Kahilot mo ng pila yun, hindi na kayo ma. Hindi ako magpapahilot. Ipakikidala ko lamang kayong pera na pagbilang ko sa alahan. Ah, oo, galang naman sa tukatok na katira yun eh. Sige, tama mo ako sundan ko kung nagilang kaya. Magbibis na ako na eh. Mukhingan ka, Timo. Alam, sige, maglaro ka na. Sige, mag-laro ako kahit na nagugot ang pawaw. Ito kong batang hindi na nagtanis eh, hindi pagkain eh. Siyempre, kakain mo na, baka mag-laro. Bakit hindi ka kumain? Kaya nakuha kayo, wala lang may pamangalan na dyan. Problema mo na yan. Tumigil ka na. Mag-i-tap. Kung bibili na ng almusal. Kung bibili ng almusal, wala nga tayo yung pere. Umuutang ako di kumpare, nung pinautang. Mag-awa niya yung barang? Oo, may sabong pa naman bukas eh. Pero kasi, kung masyado mong malawad mong utang, may nga ka namang magbayad. Kung ano, tumigil ka nga. Kain tayo ka? Oo, makakain ka. Sa labas? Ano ba sa labas? Sa ating gawi, ang ambos. Ganyan eh siya mga atigaya. Eh, saan pa? Eh, ko lang eh. Masyado kang maluho, itad mo almusal pa eh. Alam na po. Mamamatay na ako sa gutom. No? Mamamatay na ako sa gutom. Sige, mamatay ka muna dyan, ha? At ako lang muna kakain dyan. Kung dadaman ako, hindi ka ako mamamatay! Naku, nakakahiya kay Mang Bestre. Ipinangako ko pa naman na dadaling ko yung 250 ngayon. Dahil may kompromis yung tao. Nakakaya nga ho. Saka maaaring mag-alala ho yun. Ayun na nga. Kailabaga po, balay. Ang tatang. Meron pa ba natin din ang almusal natin? Mag-alabag na. Eh, meron pang sinagat chocolate dyan sa labas. Ayun ta. Akin na ko almusal na tatang natin. Oo nga, nag-almusal na ako. Matagal ko nang sinabi kay Eddie na mag-alaga ng aso. Bakit ito, balay? Meron bang nangyaring nakawal dito? Wala ko naman. Para lang kita ako, walang sino mang makapasok dito, kabog-abog. Mabuti nga ho. Malit niya ata si Eddie. Umasada ng utang. Huwag muna kayo. Nalimutan nga ako itong perang pinadadala sa kanya eh. Magkano ba yan at saan dadali? 250 pesos utang, dadaling kay Mang Bestre. Kailangan pa naman ni Mang Bestre ngayon ng perang niya. 250 ba kamo? Eddie, kung kailan pa ako sinumpong na ruma, oh, masyadong malilimutin si Eddie ngayon eh. Sir, dahil may ganti niya nga. Paano kaya mabuti kong gawin? Kung gusto ninyo na, ako na ako magdadala. Sir, dahil mo malami pa siya nga. Alam mo ba kung saan nakatira si Mambestre? Hindi ko kilala yun eh. 250 baka mo siya diyan. Sir,
nagtataka, eh, tinatanong. Ah, eh, tinatanong ko lang, oh, yung perang nakalimutan ni Edith. Ilan sa gulong-gulo kayo, eh? 250 piso, mang nano. Sinumpong lang ako na Roma, kaya pinakutahan ko na loob si Eddie na kumari siya na sana magkatid. Kalimutan naman ni Eddie. Oho. Kailangan pa naman ito ni Ma'am Bestre. Eh, nakakaya kung hindi ko ihatid ito ngayon. Bay, kaya nga ho. Lalo na kung merong kompromisong babayaran si Ma'am Bestre. Yan nga ho, inaalala ko eh. Alam naman ninyo, Mang Nano, kung gano'ng kahirap ang lumakad ng ganito may sumpong na Roma. Ewan ko ho, hindi pa naman ako gano'ng katandaan. Ibig niyo sabihin eh. Ibig ko niyo sabihin eh, marahil ay kilala ko yung besting yan. Alam! Balahir, baka kayo... Bakit ay nga eh? Bigla sinupong na Rayuma eh. Mahirap ang ganito. Eh, huwag na ho kayong lumabas ngayon ni Nay, hindi yun ninyo kaya. Mahirap na ipagpaliban ang pagdadala ng pera sa Mandestre. Lalabas akong kahiyahiya. Sisira sila yung pagbibenta ko na alaha. Eh, kung gusto ninyo, ako na lang magdadala. Eh, hindi mo kilala at hindi mo alam kung saan nakatira. Sa bagay, alam ko ang bahay ni Mandestre. Siya nga ang tang? Oo. Ako sana maghandog ng aking tulong. Lamang, eh, inaalala kong baka hindi magtiwala sa akin ang binan mo. Ho? So, bakit naman kayo nagsalita ng ganyan, mga ano? Sa isang mahirap na tulad ko, eh, di raong tao magtitiwala. Lalo na sa isang malaking halagang katulad mo. Yan naman ho ang... Lalo-lalo na kayo bala eh. Ako ba'y tanin niyo? Alam ko. Diskumpiyado kayo sa akin. Ang tatang naman, hindi ho totoo yun. Pa naman ang pagkakataong inaantay ko na ako'y dumamay sa inyo, balae. Ngunit... Pwede, totoo nga nito, ako ang nahihiyang mag-importa sa inyo eh. Kung ganun ho eh. Eh, di pakidala na ninyo. Bata! Eh, baka naman ho napipilitan lang kayo. Magnano ko ano-ano sinasabi eh. Siya nga naman pa. Oo, isa ka pa dyan. Isa ka pa rin walang siwalan sa akin eh. Ang tatang naman. Eh, kung ayaw mo ganun eh, di hindi na bale. Pero wala akong sinasabing ganun, balae. Ito, 250 yan. Ilanin yan. Aha. Tama nga, 250. Eh, pag-iingatan lang niya, ha? Oo nga, tang. Usong-uso nga yung mga holdover. Saka in broad daylight, I tell you. Ito ba naman tanda kung ito'y pagkasabihan mo pa yan? Ako na kang bahala. Yan na rin, Toy. Bahala na po. Salamat, ha. Sir, masama yan ah. Eh, hindi naman ako makakapaniwala isang kamukha mo papasok sa ganyang hanap buhay. Eh, hindi naman ako naghahanap buhay eh. Uy, ano? Membro ko ng fraternity sa aming istilahan. Oh. Ito'y upang ipakilala ang katapatan at katapangan. So, paano magiging tapat yung isang mga hold up? Matapos may sagawa ng malinis ang pangaharam, eh, sinutuli naman sa na-hold up ang anumang bagay na nabuha. Walang labis, walang kulang? Oo. Kagaya mo halimbawa, pagkatapos kitang hinolda, tatanong ko kung saan ka nakatira. At anong pangalan mo? Magugulat ka pa siguro kapag ka isinoli ko sa iyong pera. Ang bihira din naman yung fraternity niya? Eh, kaya naman puro exclusive lang ang traffic doon. Oo, eh, hindi ako pwede sumapi sa ganyang fraternity. Ako? Ayoko rin nga sana eh. Pero yung girlfriend ko, kasapi ron, ayoko naman matawag nga ang tuwag. Talaga din naman, palintik ang takbo ngayon ng pag-ibig. Eh, isang hold-up lang naman ang kailangan ko eh. Teka. Mahalik kitang tulungan sa bagay na yan. Talaga? Oo. Oh, may pera ako sa bahay eh. Kukunin ko sandali ha.
Diyan mo ako baka sumirinis. Ako hold up mo, ha? Aliglado! Pagkita ka lang, Pepe, ha? Okay. Ating bayad lang? Mga magulo, pumunti pa ba? Parang niyo mga bayad to. Hindi akin to. Lalo na sa ito pinabibigay sa mga bestre. Hindi na lang ako itigay po agad eh. Sana kung ati na yan, may nagin na tayo, no? Sana nga. Meron pa naman tupada ngayon dyan sa Merilis eh. Hindi kaya mo muna? Naluloko ka ba? Ayoko sira ng pagtitiwala sa akin ni Aling Rosa. Hindi naman kayo sigula yung matatariwa. Huwag mo nga kung bigilin bata ka. Kasi naman na yung ginagawa yun eh. Sabi mo ba nga sa akin? Abilidan. Kung manalo ka, sabah mo na lang sa wali kong mambes ng pera. Sige mo, dami ang pera niya, no? Kung manalo ka siguro, marami na ang pera makapukuli niya yun. Sabi ka matalo eh. Hindi sa tingin nyo, gusto mo na wala ang pera? Tanda-tanda akong tumawala ng pera. Sinong maniniwala? Kapalan. Bakit ka? Palagay mong nahoda. Hindi ko nakasalan. Hindi mo maniniwala si Ari Rosa. Bakit hindi maniniwala? Eh, siyempre eh. Magtatanong nyo, ba't hindi ka lumaban? Eh, di sabihin kong lumaban ako. Sabihin kong malaki humoldak ka, kaya binuntal ako, nakatulog ako. Ay, kung tanong sa inyo, bakit walang pasaan mo kaninyo? Eh, dami namang tanong niya si Aling Rosa para siya sikretang investigador. O, siyempre, hanapin niya yung pangalan niya, ebidensya. Siya nga, no? Sumaba ka rito. Bakit lang? Marap ka sa akin. Ganun mga kami mo. Yan ha, siyo mo dyan, ha? Bakit daw? Muntalin mo ako dyan. Ayaw nga, mami, masyang-syang ka eh. Halagang ito matitis ko. Masintay mo mabuti dito. Parang magaling ka. Hindi, sabi eh. Saan yung punta yung gagawin ko? Yung sinuro ko sa'yo. Yung private bank. Oo. Sige. Huwag kang magsang-sang katang eh. Huwag kang matitis eh. Ito na ha. Sige. Ito na daw ha. Ano ito? Buntalin mo lang ako. Tinadyakan mo yata ako eh. Nabuhin mo baka matanggal eh. Ang kwata, ang kwata. Ito ang awag mo. Wala ko na wala. Dang, sino hindi maniniwala pag nabita ka ngayon? Dahil sa nangyari sa inyo, paniniwalaan ka talagang pinagtulungan ka nga ng tatlong katao dyan eh. Siya nga ano? Diba ako siya ano? Bueno, pupunta muna kayo parang Ilyong. Nandito sa Merilis, pakikitago ko lang sa kanya itong kwarta. Tapos? Eh, samantalang wala ako, sumaglit ka kay Aling Rosa. Sabihin mo, hinarang ako ng tatlong kwarta o di may pansyong. Apo, tawalit niya ako. Taga, taga, taga! Pantayin mo muna makarating ko kay parang Ilyong, at saka ka na lumakad. Apa, dito ka muna. Ako nag-aaral ng walang kikilos. Taas ang kamay. Pala, kurnada rin. Langan kasi naman yung benang ko. Ang bayad nga pasyal-pasyal pa sa bahay namin eh. Paano ngayon yan? Di wala na akong ma-hold up. Teka. Andiyan ako, dumarating oh. Dala kaya niya ang pera? Bahala na. Basta magtatago ako rin ito ha. Ikaw nang bahala sa kanya ha. Arigado. Teka, yung pera susuli mo sigurado mamaya ha. Oo, akong bahala doon. Sige.
kilos na masamang kilos, babaliling kita. Hindi naman kita. Alalabas sa kwarta! Dali! Wala naman akong pera. Kung walang pera, meron kang 250 riyan. Hindi ka makapagkakaila sa akin. Labas! Pusang gali! Ayan mo! Ayan. Wala! Huwag kang lilingon-lingon. Babaliling kita. Sentado ako. Wala! Takbo! Nakuha ng pera, ha? Oo. Tutusulin mo siguro yun, ha? Arigado! Bebya! Bebya! Ano yung rosa? Bakit ito? Ano mo nangyari? Ano nangyari? Hindi. Eh, bakit ganyan ang itsura niya, Manglano? Nahol na po ako, eh. Kinuhulat yung perang dadaling ko kay paring kay Mang Bestre. Pansisi mo naman mamalag yan. Eh, paano ko kayo na-hold up ka? Eh, naglalakad ako sa Merile. Nang biglang merong isang lalaking tumutok sa akin. Hindi ba ninyo namukha ang kontino? Hindi na ako nakakilos eh. Binigay ko na lang ang pera at baka ako barilin eh. Eh, paano yung nangyari sa mata niyo pa? Sino po siya, ate? Ano nyo, hindi mo na mo? Oo! Kasi yun, nung malapit siya sa Panjong. Panjong? Akala ko ba sabi niya sa Rizie? Tapat nga ako na Rizie si Panjong eh. Hindi ka nabitaw eh. Hindi ko malaman kung ano talaga ho. Kunyari na nandiyan may bandyan siya, may lumapit ka ng tatong mama. Sabi ng tatang, isang mama lang daw umutok sa kanya. Nakalimutan na lang tatang. Sabi niya, tatang nagtulong sa kanin. Hindi ka nabito, itatabukong kita. Sabi mo, pumunta ako rito, para sabihin ko sa kanila na nahol na ba. Pagkatapos, pauwiin mo ho. Hindi ka nasabi eh. Uwi na ho. Sandali lamang, Bicol. Huwag ka muna umuwi. Naliliwanagan ko na mga pangyayari. Talagang hinold up ako, Aring Rosa. Hinarang ako sa Merile. Sa Panjuntang! Sa Merile. Sa akin kayo maniwala, Aring Rosa. Isang lalaki ang... Ba? Hindi ba sabi niyo, tatlong lalaki ang gumulti sa Panjuntang? Yun ang sabi niyo kanina. Sinabi ko ngayon. Pero... sa akin kayo maniwala. Oh, malungob na nga kayo magkalos. Sa bagay, mali sa bagay lamang yun. Utang, I'm so ashamed, I tell you. Kasalanan ko bang ma-hold up si Merile? Sa Panjuntang. Si Merile. Ang hirap naman sa inyo, balay eh. Ginagawa nyo kami para mga batang walang isip. Eh, halata-halata na ang sistema ninyo ah. Sinaamin ko sa inyo, ako'y nagka-interes sa pera. Pero... tama naman nga, no? Utang, how could you? Kudyo ka ng kudyo, hindi niyo ako bigyan ng pagkakataw makapagpaliwanag eh. Paliwanag na lahat. Para patunayan ko sa inyo, wala sa akin ang pera. Magrikesa kayo ni Balay sa bahay. Alam mo naman kung saan ako nagtatago ng pera. Talaga naman ang iniisip ko rin mo yun eh. Nahihiya lang ako sa Ed, nyan sa kake-Ed eh. Eh, wag mo kayo magpaano sa amin, Tang. Oo, mabuti nga yung sabay-sabay tayo. Para patunayan ko sa inyo na wala akong isang beli sa bahay. Ay, 250, ha? Buong buo na yan. Saan natin tatago ngayon ito? Dito, sa baul. Sa baul? O, dyan ang lalagyan niya ng pera eh. Baka mawala eh. Hindi. Makikita na niya si Jorge. Ayan. Bakit? Ay, sila dumarapin. Dito tayo dumanda sa makikita. Ayan. Ayan. Ayan, Balay. Muna yung sinisyon pa ko sa inyo. Ano kung kinunin yung tulo at labas ng bahay na ito, wala kayong mangingitang kitang pera. Ayan ang paribor ko. Ito, itong baon na ito, dito akong nagsitago ng pera. Kaya tignan niyo. Ako yung bang.
Yan nga ang dahilan. Kaya umihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat, lalo-lalo na sa inyong mga nanok. Uy, bakit hindi naman agad sinabi nito si Eddie? Hindi sana ako lumabas na kayaya kay mga nanok. Wala kayong dapat alalahanin sa akin, Balae. Sanay naman ako sa mga ganyang kaapihan eh. Ang topang naman. Kaya nga ho namin kayo pinasundo eh, para humingi ng paumanhin sa aming mga pagkakamali. Kumusta naman ang inyong fraternity? Tumiwalag na rin ako. Bakit? Eh, hindi na pumapasok si Oring eh. Pinatigil ng kanyang papa nung matuklas na nakasama siya sa aming kapisanan. Tila nga naman hindi ka wili-wili ang patakaranin niya sa inyong fraternity. Este, fraternity. Oo. Yan ang dahilan eh. Kaya humiwalay na rin ako. Hirap niya, hindi na kami nagkikita ni Oring eh. Hindi pa siya lang na sa bahay. Ang hirap nito eh, biglang-biglang paglipat ng magamay. Pati ang papa ni Oring, galit na galit sa akin. Siguro ang baksit ng papa niya, no? Eh, hindi naman. Pero, masamang magalit eh. Papaalam na muna ako sa kanila. Tanghali na yata eh. Ah, sige. Welcome to Pinoy, Berta. Okay, Eddie. Diyan na kayo, ha? Ano ba? Bakit ito? Ganun naman nagkangangawa? Paano makikita ko sa mga at hindi ko nawawag? Sino sumigaw sa'yo? Yung mama ba huli ba siya? Gadi naman akong makikita ni Dilo ni Wawagal. Leo! Kanya nabubutas yung titi kuya kasi yung mwan. Pero may nakatira na dyan dito ya. May bagong lipad na do, kaya hindi ka na dapat magmalik manabo sa puno nila. Kahit na, sino na sisigaw-sigaw sa aking anak? Sige na, sumuri mo siya. Kita mo sabi ba niya dahil hindi mo lang ako ako tinuturuan. Sinabi yun ha? Oo, tapos sinigawan na niya ako. Samahan mo, Pitono. Samahan mo kitang mailang pasok ko siya sa lahat ng lasangan. Sige na. Tama naman nga, no. Huwag yun ang panag-iibang-unapan. Masakit doon sa kalooban ko yung sisigaw-sigawan ng pamilya ko. Ano ba may alipin? Sige siyang tumuli mo. Masyado matapang ka siya. Mama ka, Eddie. Eddie, huwag ka makialam. Ayoko ng nanay eh. Natakot ka. Ipakilala mo may malasakit ka sa iyong bayaw. Wala ako namang kakwenta-kwentang bagay eh. Para kayo papatay ng tao eh. Wala bang kwenta yung inabitong bayaw mo? Tala, sumama ka at pakikita ko siya kung paano ko ilalampas ang mukha ng tao yan. Tala. Dito ba? Oo, ganyan, ganyan. Eddie, umato ka. Bakit ito ako? Hindi kayo na. Makatuod mo. Makatuod ko lang eh. Kaya tamo siya nga. Kilala ko ng positive. Lumabas ka, tabuktan mo. At tama kilala mo kung sino ako. Lumabas ka! Dali! Sasabihin mo rin. Oh, saan umuwi na tayo? Ano pa nga ba? Ngayon, momento. Momento raw. Gusto ko lamang liliwanagin kung bakit todo-todo ang katok sa akin na puwerta. Buenos dias, senyor. Sige na, buenos dias, pamalad na nga, hindi lang pa rin na. Ah! Umigil ka na bata ba? Ikaw yung ikakagalitan ko kanina, ha? Oo nga, gusto mo lumapit sa tata mo? Bisoy! Pahamak ang bata ka eh. Menos naman doon magulan ng bata na yan, nesisita. Ako ang magulang ng batang yan. Ah, después, nagsumbong sa'yo, kaya kayo magpasugod sa akin na kasa? Abang hindi ho. Kanya ko sila sinama dito para ipakilala ko kung paano ako magdisiplina ng aking anak. Alam ito, hingi ka ng dispensasyon sa kanila. Ba't yung kibag-inabi mo na? Alam, hingi ka ng tawad eh. Ayun nga. Ay, naman pala magpapasensya sa batang ito. May kasigasan ng ulo eh. Nasabi ko na nga, Ben. Tayo na, Edith. Kami ho ang mga kapitbahay ninyo. Aha, muy bien. Ako naman ang inyo na bago na kapitbahay na si Senyor Ricaredo Terceroman. Isigitanto. Como?
Jenny. ¿Cómo? ¿Te di cómo? Ako si Maria Norte Batikabesa. Ako mo naman si Eduardo Discocho Pelo. Ito Mrs. Discocho Sebia. How do you do? I'm sure. Eh, sila naman ang biyanang ko, ha? Eh, Rosario Vida de Discocho po. My name is... Huwag na sumagot. Mabuti ang nakikilala na tayo. Ayaw ko lamang sa mga kapit bahay na pasyabulero, manahositero, chismoso. Papa, nakikita ka pala. Adentro, Rick. Hindi ko akala ay meron pala tayong magandang kapitbahay. Yan, akin, anak. Hindi ko gusto ang ugali ng mga binata na todo mira sa akin na dalag. Napakaganda pala na anak ninyo, Senyor Tercera Mano. Kaya sobra ang akin na pag-ihila. Gwidawan mga binata sa akin dito. Sabihin sa kanila na hindi pwede ang bisibisita sa akin na kasa. Papayan nyo, ako bahala. Muy bien, muy bien. Alis na ho kami. Adios. Ay, kapasitan na, no? Naman nga, ano ba tayo marinig kay Dina nga? Eh, kundi lang mga langalat eh, talaga ilalampasin sa selo eh. Salamat ko. Kaya kang patawagin ko, lampas ko. Nakabigil ka na, sakay ko, lampas ko sa tabal. Ang narito na ako tayo sa bakuna ni Aling Huletang. Ah. Pamitas na ako kayo. Pati tono mo yung nilahod ngayon. Malaga pinagbago mo, ha? Katong naman. Yan ang mga tipong gusto ni Ed, mga glamorous. Glamorous? Yung asawa mo, puro kalukuhan ang nasa ulo. Pamimitas lang ng mangga, nagpaka-bings-bings ka pa. Ayun ho, tango. Batuhin na lang nyo. Ayun ho, tango. Batuhin nyo yan. Pati pagturo mo, baka makumang ka nyo, ha? Sino mo? Oo, dabatuhin ko. Hindi na mamulit ka riyan ang bato. Hindi mo sa lodo. Mm. Basta ano po malaki mo yan. Baka pati puno, matanga yan, no? Sige na, huwag lang. Lagasan niyo ang bato. Lagasan niyo ang bato. Ay, Diyos ko. Huwag ka na lang kumilis ng ganyan. Sabihan mo na lang kung magsa ko. Dito, lagasan niyo. Ay, naku, tama. Ayan, naku. Ano, teka muna. Uwi ka na. Kung makita mo nga si Kito yan, sabihin mo umiinit sa bahay yan eh. Oo. Bye! Oo, sa bahay. Please, pa, waiting. Tama na, bilis na eh. Basta ako nagmamali, wala kayo alalahanin. Alalahan ko pa ba? Malapit na, dyan sa banderyan. Paano kung malawin ang papawis ng asyaw kita? Wala ko. Pero ano minsan mahuli na magkasama kami ni Bert eh. Bigla na lamang na binigyan ka ng bayla. Kajiji! Lakas na siya kapatago eh. Kaya kung ano magtaldala niyo, meron pa kayong baril na sinasabi eh. Ako! Ano ba? Ang laki ng buko niya ang sanggit. Inyari mo ba yan? Sorry, Aurin ha. Kaya nga lamang nag-alala ko pag nalaman ang papatago. Eh, sabi mo, kadalanan niya. Kuya, ito, dami ito. Gago. Huwag mo nang masabi-sabi yan dito. Hindi mo alam magalit ang papa ko. Binalaman, pinasal natin si Aurel. Kung parin naman ako ng papa niya. Eh, ano na yung nasasabihin ko sa papa ko? Sabi mo, binato ka. Ayun nga. Basta dumungo ako sa bintana, yun ang kanang bato sa ulo. Eh, kung ikaw lang kung sino ang bumato. Basta hindi mo alam. Ano na nga? Tanda mo yung bito, ha? Hindi natin ipinapasal si Aurel. Kaya yan ang saktan dahil meron bumato sa niya, ha? Sino ang bumato? Ako? Hindi. Basta hindi natin alam. Hindi, wala nga. Oo. Wala pa ako dito eh. Hindi bali, ako na lang. Meron pa akong bali dito eh. Ito, dahil nakatunga sa aling maling sa bintana, meron biglang bumato, sinamahan sa ulo. Hindi nakita. Ayun, baba, yun na. Wala. Oo. Ano yung bata ba? Nang nangyayari ka! Bago, may ripa! Eh, paano nang babae si Wagan? Sinatanong kita sa kagaling.
Younger. Si Aling Oring Tang, yung babaeng magandang nakatira sa tapat ng bahay ng mga tiberya. Ah, yung anak ni Senyor Tercera? Oo, yun nga. Ay, nakadungo siya. Tapos, may bumato, tinamang siya sa inyo ko. Naku, tapos ng puto. Tapos, sinigyan ko ng puto. Sina to? Pumutok ang loob. Sinigyan ka pa ng jay. Ano bang kagagawa ng mga pinagsak? May bumato ba ka mo? Sino ang bumatak? Hindi nga mayaman eh. Kailan ba nangyari yan? Kanina lang. Bakit ka? Sendal, bakit kaya napalakas na gano'n ang pagkakabato ko? Anong basong sinasabi niya ba? Akong pumukul ng baso eh. Aba, hindi maaari! May nagtataka ko bakit napalakas na gano'n ang pagkakabato ko? Inaalala ko eh, yung ama ni Oring na higante, ang laki-laki nun eh, parang kung balian ang buto eh. Hindi naman niya alaman kung hindi mo mati. Huwag masasabi ko kahit kanino, ha? Siyempre, ay tatanggo ka eh. Yan ang gusto ko sa anak ko, maunawain. Nagsayang na ba kayo, Tang? Hindi pa nga eh. Hindi po kayo magsayang, nagugutom niya ako. Nagugutom yata ako. Tang, nalalaman ko yata kung sino ang bumatog ay Aling Oring. Halagi ng tatang nun. Susumbong pa ako? Marami pa siya siya, hindi pa magkain eh. Matalaga bang pinutukan mo ha? Matalaga kang bata ay sabat. Uy, talaga. Uy, gumigili na siya. Saan ba nandun nun yan sa kong pindalaw dito? Anong ginagawin mo rito? Dinadalo ko lang mo si Eddie. Masiupo kayo. Eh, ano nangyari sa anak niya, Tercera? Yan ang rason kung bakit ako ni gagalitin. Porque ni Bato ang akin na ina. Tama na yan, Papa. Mabuti pa, umuwi na tayo. Sino bumato? Pues, yan ang gusto kong maliliwanagin. Ilaw ko kami yung pinagbibintangan nyo. Eh, wala naman yung... Kailan mo man nangyari yun? Kanina ng umaga. Nibubuksanin ang bintana, nidudungawin, i-dispers, bang! Bigla na tama ang ulo sa bato. Naku po! Ang tatang ko! Pwede siya ang tatang mo, porque ang tatang mo meron na galit sa akin. Debya! Debya! Tatang ko? Buena hora. At presente na ang matanda. Tuloy mo kayo. May bisita pala kayo. Eh, talagad mo na. Un momento, Mama Nakalpo. Un momento. Ang maliandot yung patikabayas ang pangalan ko. Eh, tayo na, Papa. Ito. Ang Mariano. Hindi ba kayo nagpupukol ng bato kanina na umaga? Nagpupukol? No, namipupukol. Bakit yung pinagbibintangan ng tatang ko? Perdóname, senyora. Pero, siya lamang ang tiyene na magkaroon ng motibo porque merong sama na loob sa akin. Huwag ka na magalit, Papa. Walang puntang bagay yan. Tayo nang muwi. May talaga ang hindi. Miski tanong pa ninyo kay Bitoy. Tab, sino mo siya ay mamaya? Ako. Ang
Maman Tangkat, hindi mo talagang tatang ko na hindi mo ako siya umaalis ng bahay. Tam, pagkakilipo ko pakikamod mo ha. Hindi dyan, tatas mo naman ng kote. Masyado ka na, Bitoy, ha? Tiyempo-tiyempo lang natin. Pwerte ang aking suspecha na sinanoan ni Bato sa aking nanay. Hindi, Papa. Imposibleng gawin na ni Mang Nanay. Posible! At ayaw kong nakikialiminin ka sa akin na pag-iimbestigar. Pasawarin niyo. Alin niyo. Ayaw kong madama yung sinuman sa inyo. Kaya ipagtatapat ko na ang buong pasto. Aurin! Pagpatuloy niyo. Kanilang umaga, pinili kong samahan ako ni Edie Mama siya. Oh, Ed! How could you? Napilitan lamang siya sa pag-inusap kong samahan akong puntahan si Bert. Marahil, dahil sa labis na paghihigpit ni Papa, nahalos itugad ako sa isang bilang mo, ay nasabik ako sa pagkakaroon ng kakilang. Mabilis noon ang takbo ng jeepney na ito. Nang sabihin ko sa kanya, ang labis na kamutitan ng aking Papa. Ay hindi niya napigilan ang biglang pagyakap ay naumpog ang aking noong sa damay. At siyang dahilan ng pagkakaroon ng bubong ko. Pero, porke hindi mo niya sasabihin kagad sa akin? Buti ito na lamang ang nangyari. Matagal ko nang pinangkang magpakamatay. Dahil sa labi din yung paghihigit. Pobresita ni Ethan. At pumayag ka namang isama siya mag-isa? Kasama naman namin si Bitoy. Kung ganun yung nalaman ni Bitoy kung paano nagugulan si Oren. Hindi kasi naman. Ganyan ganyan ka pa? Ako namin siya sa'yo. Ako namin siya sa'yo. Ako namin siya sa'yo. Ako namin siya sa'yo. Ang kanyang dinasyan doon.
kayo sa loob. Ito na lang, Mungo. Meron mo sana kami ipapakita sa inyo. Ano yun? Kung kayo sana kay Carmela. Yan ang pangalan ng aking alagang inahin. Ang bantig na si Carmela. Ang swelang manok. Wow! Ang ganda nga pala. Carmela, how do you do, I'm sure? Nawalan lang ganyang magsalitang si Carmela. Eh, ayaw magsayaw at laging matamlay. Apay ba ka may sakit o sinisipong ka lang? Eh, pinatingnan na nga ho namin sa veterinaryo, eh, wala naman daw yung sakit. Kailangan lamang yung sinatawag na contagious. Yun ang mapasama sa kapwa manok. Paano ho eh, lagi siya nakapasama sa karnabal at sa contagious. Malaki na rin yung pera ang kinita ni Carmela. Kahanga-hanga nga naman pala. Oo. Ibinalita ko sa akin ni Aureng na mapagitay sa manok at masinig sa pag-aalaga. Yung kaya, dito ko din alam. Oh, kung yun lang naman ay makaasa kayo ng imanay ang inyo si Carmela. Pakikilagay ko lang sa pinuha ng si Carmela. You're welcome, Osana. Kaya ngayon lamang ginanahan kumain. Naku, mawiwili yan dito, I tell you. Sana nga. Ang siyari, Nota. Naabala pa namin kayo. Kung ano ba naman abala ang sinasabi mo? Alis na mo kami. Oh. Eh, kayo naman ba wala kay Carmela? O, maasahan mo. Kasia! Carmela! Ayan, tumuto ka na. Ang tatang! Ganda ka lang po, malay. Tatang, araw po naman. Ano po lang? Sige, Santoy, ah. Magtatabaan ang mga inahin ninyo, balay? Atay, huwag naman yung kasitigan mang nano, baka mauso. Kayo naman, balay. Tenaw sa loob, Sam. Balay, meron sana ako'y pakikiusap sa inyo. Magulungtan? Meron ako isang malaking kompromiso. Baka ako maaari, eh, mahiram ko muna ang isa ninyong inahing alaga. Anong hiram, Tang? Lulutuin. Hiram ba yung lulutuin? Aba, magnano? Tang, how could you think of doing such a thing? Tumingting ka na naman, hindi pa nalalaman ko anong aking kompromiso, eh. O, eh, sila naman may kabigatan niya hinihilingin yun yan, eh. Alam niyo bala, edipit lang naman ako ngayon eh. Papalitan ko rin naman eh. Maka naman ipapalit niyo isang manok na talunan. Ano dito? Payag na si balay ko noon pa sinasabi. Hindi pa ninyo ako nakukumbinte, Magnado. Ikaw ba? Magnado! 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 Bakit ka? Wala akong tatang mo dito eh. Alam mo ba yung tatang mo? Ikaw alam. Inalo ko sa sugal. Eh, ang ipinangako sa akin ibabayad yung manok. Hanggang ngayon hindi pa dinadala. Ay, hindi mo na alam mo yung ba't niyo ko ginawa? Saka pa! Baka'y tinatago mo ang tatang mo! Ito'y tandaan mo! Kapag hindi niyo dinala sa loob ng madaling panahon ng manok, tutuklapin ko na lamunan ninyong magama! Alam ninyo'y panahuing si Alcadi ngayon sa bahay. Eh, alam naman ninyo pagka ganitong nalala... Natago ka niyo? Oo. Sa nakahutang, kaibigan niyo si Mayor? Oo, si Mayor! Yan ang dahilan kung bakit ako nangiram sa inyo ng manok dahil sa makakain ko sa niya. Biro niyo, Inay, isang mayor gagalaw sa tatang. Kailangan naman. Nahihinayang naman ako sa mga alaga ko. Pero kung papalitan niyo agad eh. Wala, hindi pa naman yata ako sinisira sa inyo sa pangako. Kailangan pa siya mitin pa yan. Hindi na ho, bale. Pwede, ikaw na nga ako muna, Inay, at baka ako napamako ng mga nalo. Oo, oh, Inay. Tang! 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 Ang balido, hinahanap yung matabag ng ending ng ako mo. Hindi ka sa akin! Hindi ka! Magnano! Ito mo yung bata. Nakita niya nangihinig na sa tapos. Uuwi ka ba hindi? Tama na! Sandali lamang ako. Tama! Baka ako ang kanyang mga ito eh. Ito at... Sinong gusto ba ito may tama? Oo. Kaya uuwi ka ba sa atin? Gusto pa kang balong kita? Sandali lamang. Kaya bakit naman ang sinasabi mo yung kapalitong at saka inahin? Ano yun? Mangyari po na tayo. Siya. Siya pa lang tatang. O ngayon? Gawin kong practice! Ikaw na nga!
tesoro ko. Bakit mo ako sinahamak yan? Ano ba? Ang bayo ngayon na ba yung gimento, kaya nalit si Carmela, yung manok na kuwela, eh, talaga mahalaga yun. Palihin nga ako ng daling ko yan dito eh. Idi-demanda ko at sinumang nagnakaw. Mabuti
mabait naman ang mga tao dito sa lugar natin. Wala naman ang magnanakaw dito sa Kalokan eh. Ang tatang! Sino? Aba, ako may hingi nga pala naman si Mang Nalo kahapon. Hindi naman ang gagawin ng tatang yun. Kahit na kami si Mang Nalo eh, hindi naman magnanakaw. Sino ang Mang Nalo? Aba, tatay ni Sebe yun. Ang mabuti yata puntahan natin sa kanila at baka sakaling naroon niya. Eh, sila yata nakakahiya kay Sebe yung ganun eh. Kami nga ang dapat mahiya sa inyo eh, dahil sa pagkawala ni Carmela. Siya nga naman, pinagkatiwala niyo sa amin, saka magkakaganon. Sumama ka na rin, Sebe. Talaga naman. Kasama na rin ako. Eh, tayo na. Iyak nga na iyak, kakakos eh.
Maalala ko nga pala, ano daw ba yung kailangan ni Oring Quesedia? Naparito si Oring at sinabing dumating daw yata yung ama ni Rosana na Bilinita. Oh. At ibinalita naman daw yata ng Oring na maganda ang boses ng asawa mo. Ah, kailangan lamang ang anta. Oo. Malaki daw kontrata yata eh. Doon daw sa... Stebsio. Saan tayo? Stebsio. Bakit, bakit? Stebsio na eh. Ah, 10 taon nga pala naman ang anak ko sa prelo eh. Mabaka na. Bakit nga dyan? Ay, Jeswari! Bakit yung kasama ang tatang mo? Eh, matamlay daw ang katawan niya. Kaya siguro kagabi sa meeting. Sabi na iaya nung sa inuman. Hindi makawit at kalatingan. Nagong ko sa sarili niya, kasi hindi ko alam yun. Kalitay. Lagi mo nga muna si Rosemary, meron na akong gagawin sa itay, ha? Ako! Sigata mo yan, ha? Pati ikaw na mag-ano! Meo! Wala mo naman, pinadalan mo lang yung anak mo eh. Ano ba na nga, sumama ko siya. Dito niya siya mga madalan mo dyan. Tintero! Boy, boy! Dito yung aking main enemy, hindi ako boy. Dito ba nakatira si... Uy, edi! Presidente! Ano, kumusta? Mabuti. Ilan na ba ang baby mo? Ay, pa lamang. Wala ka na ba sa police force niyo? Nasa NDI ako ngayon. Ang aking mga kasamahan, si Camacho, si Andan, at si Velasquez. Gusto kayo. Tara mo na stairs, makain nun. Dito na lang. Mabuti na, pasyal kayo. Dahil sa nangyaring patayan nung gabi sa Baryo Bagbag, nagmamanman kami sa Kalapit Baryo. Kailan ba nangyari yun? Noong gabing magkaroon doon ng meeting di Abases. Baryo Bagbag. Sino ba napatay? Isang babaeng nagngangalang Carmela de la Cruz. Tindero yun ng tuba. Nakilala bang pumatay? Hindi nga raw eh. Alain mong sinakalat pinilipit palig. Lasing daw yata yung pumatay eh. Kawawa naman no? Sandali lamang, kukuha ko yung mga inom ha. Sigot naman na ulo mo, sinabi na wala akong pere. Huwag yung nag-inite, sampalin kita dyan eh. Masabi na akong kende. Pag nakaluha ng pa, bibili kita ng tindam para sa'yo ng lahat ng kende. Ba't nang minute, kikinto na nyo. Buti na lang, wala akong sinturon, loko ka. Sinusumpong kita si tatay, para pilipit yung leg mo. Pamukha ng ginawa kay Carmela eh, sige. Sinasigilan ba ng... Sinong Carmela ang pinilipit ang sinasabi mo? Huwag ka mangyayak! Hindi kita sinasakta na. Wala naman talaga dito sa atang ko eh! Saan siya naroon? Saan siya ba yung bagbag? Nakapag-meeting siya, nilating daw siya doon, kaya hindi siya nakauwi. Siguro hinahanap natin. Pagbaba, talay ba? Talba, oo, matagal na. Siya nga pumatay kay Carmela. Bakit ito eh? Namino nga lang ito. Pitanya ko ba kayo? Ito! Anak ko siya ng balai ko. Ba't niya titanong kung kanina wala ka nung kusingaw? Kailangan kong investigasyon ngayon din. Tayo na! Eh bakit naman ho yung anak ay iniimbestigahan? Kailangan kong investigahan ang inyong balai sa kasalang pagpatay kay Carmela. Bakit eh? Sorry Eddie. Saka na kami babalik. Kailangan investigahin ko ang tatang nito sa pagpatay kay Carmela. Ayun sa kanila. Ano ba nangyari, Nay? Eh, sinama nila si Bitoy para ituro si Mang Nano dahil daw sa naganap na patayan. At, hindi naman ako maniniwalang maaaring masang ko sa tatang sa ganun. Kuman. Tama ka na lang nakain ng Diyos! Wala akong
nalalaman ko kung si Carmela. Abay, hindi ba sinabi ko siya na nasa balibagbag ako? Sinabi mo nga, pero ang gusto namin liwan natin, Mr. Mariano Tebatika Betipo. Tawagin na lang ninyo kung nano. Bueno, Mang Nano. Talaga bang nandun kayo sa Baryo Bagbag noong gabi itaw sa meeting diya ba siya? Ba, oo! Ba, tutun-tutun mo! Maraming titistigo sa akin! Anong ginawa ninyo doon? Ba, nakikinig ako ng meeting! Mahilig ko ata ako dyan. Hindi ba naman kayo nayaya ng mga kaibigan upang mag-inuman? Ba, oo! Nilating pa nga nila ako eh. Iisang nagtitinda ng tuba doon. Tiyak na doon kayo nag-inuman. Babaeng matutuba. Carmela de. O, tama ko! Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Aba, hindi ako mapatay na tao. Ay, sa hukuman na kayo magpaliwana. Mabuti pa itawag mo na sa headquarters na nahuli na natin ang kriminal. Yes, sir. Sinusumpa ko, hindi akong pumatay. Kahit na itanong pa rin yung kay Bitoy. Tama ko sinabi ng tatang ko, talaga namang hindi siyang pumatay. Hindi naman na siya nagpupunta sa meeting eh. Yan ang totoo. Gawa-gawaan ko lamang yan. Dahilan sa... Basta't hindi akong pumatay. Lang ba't hindi pa rin ipagpapas ako ng talaga hindi kayo pumatay? Kaya naman ang manano, magsabi na kayo na pagkatulangan. Mahirap na baka kayo masililalsi ka. O di kaya mabilang ko kayo habang buhay. Contenta ko. Itagpog ko na yung impugan ba to? Bigla mo naman. Wala naman kayong ebidensya. Mari nga naman nakamali kay Pepe. Lahat ng kanyang pahayag at ang kanyang pagiging kalbo ay siyang nagpapatunay na siya ang pumatay kay Carmela de la Cruz. Talagang hindi ako nagpupunta sa Baryo Bagbag. May pinatay nga akong Carmela. Eh di kayo nga. Pero hindi mo si Carmela magtutupa. At sino mga ano? Buwari niyo ako balain. Ang pinatay ko si Carmela, ang manok na kwela. Ganun nga, mamampulis na sikreta. Sabi lang ni Tang-Tang-Tang-Tang nasa Baryo Bagbag siya para huwag siyang pagbintangan na aling nudanang. Magkatawagan mo. Yes, sir. At hindi na raw kailangan dalhin si Mariano pati Cabeza. Bakit? Sapagkat nung nahuli na raw at tumami na ang pumatay kay Carmela de la Cruz. Ay, salamat. Pedibre na ako. Kayo na akong bahalang magpasensya. Magdaan muna kayo sa bahay, Pepe. At saka na. Sorry na lang hindi sa mga nangyari. I understand, Pepe. Tungkulin mo na. Diyan kayo, Mang Nano. Alis na kami, balay. Yan daw. Galit na sila dati lahat. Ang galing yan ko dito. Ano pa lang mahiyagaw?
Sino ito hinold up sa may butika? Sina? Oo. Sino ko ulit sila, Pepe? Ang gatang ko! Kakain mo nga, no? Pepe, nahabol nilang Pepe, mga Pepe, na nasasak mukha, nasa gilin yung gilin. Nasa gilin? Oo, kahan ang gilin. Itoy! 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 Halika na siya, taso ka lang kung maray ko sinasabi, halika. May malaking kapahamak na nangyari sa may butika. Kitang-kita ko nangyari. At nakilala ko yung isa. Ay, ang sino? Naapoy parating ng butika. Siya naman paglabas sa mga hold upper. Nagtago ko siya may pulse. Palagay kong ako lang nakakita sa kanila. Wala nang iba. Kagalito ba siya? Hindi. Nasilay pasakay na ng motor. Naalis ang takip na mukha ng isa. Nakilala ko. Butay Magno. Siga ba yun, Tam? Oo, panahon pa ng hapon. Siga yun. At walang pwede sa kanya pumatay ng tao eh. Ba't hindi mo sumbong sa kulit? Naluloko ba ako susumbongin sa kulit? Alam mo bang ginagawa si Butay Magno na malaman niya kung sino man ang kumata sa may kapangyarihan? Binibigtay ang katawan ng grass gun. Ay, wala nilang hiling sa banda. Magaya ng sisira at erak. Ganon? Kung hindi ang kantang yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, nung malaman niyang may magsumbong sa may kapangyarihan. Hindi na niya binibigyan ang pagkakataon kumanta. Inagrat ka na. Alagad, binibigyan ko sa mama, alagad. Kaya lang ako nagmamatay ni Nenero sa buhay. Sa pako, siya magtali akong umuwi eh. Kaya siya huwag mo sabi kahit kanino at nalalaman ko kung sino ang mga hold-upers. Bakit ang? Pura sa malaman niyan. Hindi mo tayo, Magno. Pahahalik ako sa kanya makasamahan. Kaya tanda mo, huwag masabi-sabi kahit kanino. Pwesta ko magsasabi. Sorry, madam. Sorry, Baran. Kanina pa ang makikinig mga ano. Kamusta kayo, Aling Baran? Ganit ako mga ano, mag-iingat kayo. Anong ginawa mo ka nung ano? Hindi naman no, ako dyan ha. Hindi, sumitori. Eh, sino? Tinatanpan niyo. Aling Baran, wala akong nalalaman at hindi ginawa masamang sa inyo. Kumuha kayo ng pera sa kapatid ko, 183 pesos. Aba, hindi ako kumukuha ng atang, kumuha kayo. Pero kung kita po naman sa atang, nang puti ako. Ama, kung mabakit talo pa ako, kung magkalang sa kanita na matatanda. Minsan naman talaga, huwag mo ito siya mo dang ah. Bababa ka ba o ano? Oo. Ay, nasa'yo na makakalimutan sa liban sa atang ko eh. Alam niyo, Aling Baran, wala namang kaso na tambang nilang isang kapatid na ako'y kumuha sa kanila ng pera. Hindi kayo magpapayan. Hindi. Ato, mga ano, kung di akong pagalitin, baka maghalo ang balas na lupan. Bakit naman ninyo paghahalo eh? Sabay kasalanan ko bang ako'y pautangin ng inyong kapatid nang wala namang kasulatan? Kung ganon, di kayo magbabayad. Hindi ho. Kung gusto ninyo, magdemanda kayo. Hindi ako magdedemanda. Pupuntahan ko si Good Time Magno. Pupuntahan ko si Good Time Magno at sasabihin kong kayo ang nakakita sa kanya ng sila'y ng hoda. Aling Baran, papatayin ako nun. Kung ganon, magbabayad kayo. Wala ko akong pera eh. Kung gano'n, sasabihin ko kay Good Time Magno na kayo'y malapit ng kumanda sa pulis. Aling Baran! Aling Baran! Aling Baran! Sendang! Ano ko ngayon? Tinubod mo, Sendang! Nano! Nano! Ang gamay ng mga nangyong hindi sa kanang babae. Sa'king gagawa ka ng kalukuhan at babanggitin ang aking pangalan mo. Hirap na hirap ako dito sa isa. Sendal! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Ang mabuti pa kaya ipag-raspang ka na kay Pusay Mami. Nang sika'y magkasama na dito sa isa. Sabit niya, sabit na ako. What? What the hell? Walang mag-aalaga, Capitol! Walang mag-aalaga! Ang ganyan pa nga kung sa akin kay magbabagong buhay at magpapakabuti. Aalagaan mo sana ang aking ano. Sendal! Sendal! Sabay ko, Mila. Sabay, sino ba o dyan niyo?
Wala. Diton, ikaw na mahala dito. Mahalin mo at isedya mo. Kuya Alex. Saan mo ay mapunta? Mamumundo. Mayamak doon. Hindi na mali. Mabuti na ron. Tugan ako ng Julie ni Good Time Magno. Mamang kulti ang nagkailang pangitin ng dilim. Gago, hindi talagang dilim yun. Yun ang grass dyan na nakalagay sa kahang ng dilim. Hindi pa naman kayo kumakulti sa pulila. Si Alimbarang, siyang magsusumbong kay Good Time Magno pag hindi mo siya binayaran. Hindi mo yaran niya, Tang? Wala nga akong pata eh. Pumunta ko si Ati Sebiang. May nilang kumaya siya, kuya Sebiang. Mahala na si Boy. Kaya ako napunta dito, eh para mingin ng tulong sa inyo. Eh wala akong kami magagawa sa plano mo. Malagay, papabayanan ninyo ako mamatay. Hindi naman siguro gagawin ni Aling Barang yun. Ano bang hindi? Eh galit na galit. Anong malay mo? Baka nagsumbong na yung kay Good Time Magno. Hindi naman ako naniniwala ng gagawa ni Aling Barang yun. Hirap sa inyo. Puro kayo pagbabakan sa kali. Nakikita na ninyong nabibingit ako sa kamatayan eh. Parang hindi kayo nasitigatig eh. Ang tatang mo, ma'am. Tsaka wala ako kung nagkira na sir, kundi wawalang piso. Puro barya pa. Sa lahat ng manugang, ikaw mo walang kasilbi-silbi. Luka ako nagkaroon ko siya sa iyo. Kawawa naman ang lolo ko. Daddy, tulungan namin niyo siya. Buti pa sa inyong apo ko maroon mag-alala. Eh, paano ang gagawin ko, Tang? Problema mo na yan. Hayaan niyo, Tang, at gagawa ko kami ng paraan para makapag-ipon ng 183 pesos ng may pambayad niyo. Mag-iipon ba? Bay, intayin pa ba muna ninyong mabistay sa balang katawan ko? Bay, anong klase kayong mga anak? Baka ko sakaling may makita akong mautangan, Tang. Baka sakali na naman. Abay, kailangan ko yung halagang yun sa lalong madaling panahon. Abay, mas mahigpit pa pala naman kayo kesa kay Aling Barang eh. O, wala ko kami siguradong mapakukunan yung ganyang halaga sa mga ganitong kabibitan. Sige, huwag ninyo ko intindihin. Pabayaan ninyo ako mamatay. Hayaan niyo, Tang. Oras na nagkaroon mo kami eh. O, tanda mo ito, Ede. Oras na hindi mo ako natulong at ako'y napatay ni Good Time Magno. Humanda ka sa akin, humanda ka sa akin. Dito ba nakatira ng taong kumakanta? Sinong kumakanta? Yung kalbo, yung kumakanta. Wala naman yung kalbong kumakanta, Didi. Ang tatang ko, kulit na kulit ang buhok, saka gwapo ba siya? Ba't ka niya? Wala yung giling eh. Sayang, ito sana ang good time niya. Good time? Ito masusi. Ano ka mo? Wala ko. Sige, huwag ka na umiyak ha? Opo. Alis lang. Opo. Ay, sa Alimbarang, ay. Aga, magandang umaga po. Kung kayo, Alimbarang. Salamat. Dapat siya kayo. Nakarito ako kung magsumbong sa inyo, eh. Sumbong yung tatang mo, Sebia. Sinamantala ang kapatid ko, namutang. Ayaw magbayad. Ito, nakakaya naman sa inyo, Alimbarang. Talaga. Kaya naisipan ko tuloy na magsumbong kay Good Time Magno, eh. Alimbarang naman. Talaga, Ali Rosa. Galit ako sa mga taong mga manggagansyo. Eh, kung meron lang sana kami ni Ed, eh, sana naabunong na namin sa inyo. Kung meron ako dito ang konti. Sina, isang agan. Sento-sento nosin. Ah, hindi pa, hindi na. Sina, kailangan talagang bigyan ng leksyon yung matandang salbong yan. Aling Barang. Rosya, eh, hangin mo ako. Kakausapin ko ang tatang ko. Ay, ikaw bahala. Mas makailangan magsumbong pa kay Good Time Magno, kilala ko yan. Mamamatay tayo na eh. Ang tatang ko. Kawawa naman ang tatang ko. Sebia, huwag ka na hindi ako nila. Saka meron ba tayong bagong paraan? Sebia. Don't touch me. Mahal mo, ang laki ng ipinibigay.
kay Magno. Ang tawa niya, may dala pang kaanang bili. Joseph, grass gun. Tinatanong dali ng taong kalbo na kumakanta. Si Alimbaran, hindi na ako binigyan ng pagkakataon. Babalik daw siya tamay. Anak, kailangan mamuntok na ako. Bakit kayo mag-iiya ka? Kahit pa ninyo namataya. Malapit na nga eh. Sininiya ka ninyo? Eh, ako. Kanyari, papatayin ng taon ni Butay Magno. Bakit siya papag-iinitan ng mga gangster? Eh, paano? Diyan na nakita ng tatanggo ang mga usapin ng usapin si Maisaw. Si Butay Magno ba'y gano? Oo, kaya nga yung naanting ang tatanggo sa bahay namin eh. Huwag kayo mag-iya ka. Malaking kwarta ito. Malaking kwarta baka mo? Oo. At handang magkaloob ng 2,000 piso si Mang Estong sa sino mong makakahuli sa mga holdapper. 2,000 piso? Totoo, Mang ano. Yan niya akong pinag-uusapan namin dito eh. Sabi ni Bitoy, nagpunta rin sa inyo sa bahay ang tawa ni Gutay Magno. O, ito naman eh. Hindi man dadang ko eh. Malaking pagkakataon ito. At mapapasa atin ang 2,000 piso. Kayo lamang? Natitiyak yan ninyong babalik si Good Time Magno sa inyong bahay. Siyak yun, para naman hindi nyo kilala si Good Time Magno. Eh kung ganun, ganito ang ating gagawin. Kaya ako gumalik dahil hindi ko matapuan ang bahay ng mga nari. Hindi ko ba yung sakal yun, dami alma, rosas na matampuhin. Doble siete tapat ng poso. Doble kotse tapat ng poso. Doon nga ako na punta. Diyos nga ako. Eh, sino ang nakausap niyo ron? Yung bambatang malaki na malalaki na ugat sa binti. Si Bitoy ho yun, kapatid ko. Baka wakala kubra doon kayo. Ba, hindi mo. Dala ko akin dyan eh. Upang masubukan kong poso si Mang Nano at makita ko tuloy ang kanyang tipo. Eh, mabuti ko ho. Samahan ko na kayo doon. Mabuti na. Lebya! Aling barang! Maganda umaga po. Po kayo? Bakit ba? Eh, gusto kong humingi ng paumanhin kayo, Sebya, at kaya hindi sa tatang mo. Tungkol ba doon sa utang? Pinatatawad na siya ng kapatid ko. I'm really very ashamed, I tell you. Eh, kung gayon ay maraming salamat at sabihin ko sa tatang ko. Ah, hindi na bale. Ako lang pupunta sa kanya at na hindi siya nag-aalala. Ah, eh kung gano'n na mabuti pa ang Vicente, umama na lang kayo si Alan Barang kasi hindi ako makakasama sa inyo eh. Oo. Mag Vicente. Eh, ako yun. Eh, baka may waswas kayo eh. Magselos pa na. Ay, yung misis na lang. Ay, wala ko, biyudo ko. Biyudo? Ako naman ho, hindi biyuda, pero nasa Amerika, kasawa ko eh. Hindi na nung magaling. Tayo na. Diyos ko. Nahuli na pala nila yung pangkat na ng holder ko mga itong. Ano niyo?
pangalan natin sila Rufana nang malaman kung ano nangyayari sa kanya. Dali at tayo niyo. Kaya wala niya. Kaling ba Rafa nagsama? Pagalunin niyo at kami nang bahala dito. Reklado. Manalo! Ano kala nyo? Kayo si Manalo, di ba? Ako nga. Kung gayon kayo yung kumakanta, eh alam niyo, Tay muna kayo. Huwag niyo muna mugdan. Eh, tumulay na muna kayo. Tuloy kayo. Mabuti nga si Sandra. Nalaman na napakalaki ng aking pagkakamali. Bakit yun po bigla-bigla? Basta binugbog na lang ninyo ang papa ko. Hindi ba rin? Marilo, itong pinakamalakit masaya sa tagusan. Siyempre naman. Magkasama kayo ni Aure. Maalala ko nga pala. Nagdalang po pa kinamang Lalo, ah. Oo nga. At para sabihin, nakasama siya. Ay, salamat naman at napasali ang aking balay. Alis naman kami at marami pa kami asa sa tuloy. Adala. Adala na kayo lahat. Adyan. Naku, siguro baka tapos na sa Sakustimayo, isa na naman malaki ang pasyon, ano ha? Ano ba? Ano, Paddy? Tantang, sa pinako! Pamayawan namin muna kayo. Adios, bye. Bye, Greg. Magkabagay sila, no, Ed? Oo, ba? Buti naman at makasundo na si Berbert at ang Junior Castera, ma. At tiwalang-tiwala pa mo ang papa ni Odin sa kabaitan ni Bert.
huwag kaya agad eh. Hindi ka patitigil. Eh, paano wala lang ang pamingalan? Gusto niya gusto niya ang bebe. Korting pamingalanin mo ka mo, bebe ka pa na bebe. Alay ko, mabunang kape. Ay, ikaw. Lumpita ka na naman, ha? Ayaw ba siya? Hindi ko kikukuha. Ayaw ba? Saan naroon ba yan, tukmingdor? Kukuha na ko. Kapag tumundi yan, tukmingdoro. Dali ka. Baba. Sa tulog eh. Ato Maria, hindi ka pa pababangga? Ibilang ko ng tatlo. Sandali na lang. Isa. Dalawa. Dalawa't kalahati. Bakit ba? Tignan mo nga kung ano oras na, oh. Sa man ako kagabi, ating gabi na naikabang ko, jeepney. Basta matulog ka ulit kung gusto mo, bigay mo lang sa akin ng pamalengke na makaalis na ako. Nilagay ko yung kinita ko kagabi doon sa pamingala na. Ole, yung 45 centimos, pwede ka pumaka milenki yun? Yun lang kinita ko eh. Teka nga, ako ba talaga niloloko mo? Bakit yun lang ang kita? Kasi minalas ako eh. Oo, siguro nga. Pinagtatakaw mo na ako ng pera ngayon. Kita
pasaguan. Oh, marahil meron kang kompromiso sa iba, kaya ganyan ka. Kompromiso pinagsasabi mo? Oh, may sinusustento kasi kung iba. Naluloka ka ba? Oo, oh, loka na nga ako ngayon. Siguro nga dito kung meron ka na talasuti. Talasuti? Manong tumigil ka iba, kaya hindi ako makapagpigil sa iyo. Sige, magpapagpigil ka iba. Hindi ko kilala yun eh.
150 baka mo siya, Bia. Tang! May gamit si Tinya, Kap. Huwag mo nga kumain na lang. Tanong ko lang, oh, yung perang nakalimutan ni Edith, ilan sa gulong-gulo kayo, eh? 250 piso, Mang Nano. Sinumpong lang ako na rin, umakaya pinakutahan ko na loob si Edith na kumari siya na sana magkatid. Kalimutan naman ni Edith. Oho. Kailangan pa naman ito ni Mang Bestre. Nakakaya kung hindi ko ihatid ito ngayon. Ba'y kaya-aya nga, ho. Lalo na kung merong kompromiso babayaran si Mang Bestre. Yan nga, ho, inaalala ko, eh. Alam naman ninyo, Mang Nano, kung gano'ng kahirap ang lumakad ng ganito may sumpong na reuma. Ewan ko, hindi pa naman ako gano'ng katandaan. Ibig niyo sabihin, hindi ko makasalam? Hindi maniniwala si Ari Rosa. Bakit hindi maniniwala? Ay, siyempre, magtatanong nyo, ba't hindi ka lumaban? Ay, di sabihin kung lumaban ako. Sabihin kong malaki yung humoldak sa akin, binuntal ako, katulog ako. Ay, kung tanong sa inyo, bakit walang pasaan mo kaninyo? Eh, dami namang tanong niya si Aling Rosa. Para siya sikretang investigator? O siyempre, hanapin niya yung pangalan niya, ebidensya. Siya nga, no? Sumaba ka rito. Bakit, Tang? Marap ka sa akin. Pero mga kami mo. Yan ha, siyo mo dyan, ha? Bakit, Tang? Muntalin mo ko dyan. Ayaw nga, mami, masyang-syang ka eh. Matitiis ko, sa halagang ito matitiis ko. Masintayin mo mabuti dito. Para magaling ka. Hindi, sabi eh. Paano yung gagawin mo? Yung sinuro ko sa'yo. Yung private fan? Oo. Sige. Huwag ang magsisisi ah. Ito na ha. Sige. Ito na daw ha. Muntalin mo lang ako, tinadyakan mo yata ako eh. Hinalang ako ng tatlong katao dito may pantyong. Apo, tawalis na ako. Taga. Pantayin mo muna makarating ko kay Paring Ilyong at saka ka na lumakad. Apa, dito ka muna. Ako nag-aaral ng walang kikilo. Taas ang kamay. Palapot na darin. Tama kasi naman yung benang ko. Bakit nga pasyal-pasyal pa sa bahay namin eh. Paano ngayon yan? Di wala na akong ma-hold up. Teka. Andiyan ako dumarating, oh. Dala kaya niya ang pera? Bahala na. Basta magtatago ako rito, ha? Ikaw nang bahala sa kanya. Arigado. Teka, yung pera susuli mo sigurado, mami, ha? Oo, akong bahala doon. Sige. Pabaliling kita. Hindi naman kita. Alalabas sa kwarta! Dali! Wala naman akong pera. Kung walang pera, meron kang 250 yan. Hindi ka makapagkakaila sa akin. Labas!
Huwag mo akong patayin. Putang gali! Ayan mo! Ayan. Wala! Huwag kang lilingon-lingon. Parinig kita, sundado ako. Wala! Takbo! Ano? Nakawa ng pera, ha? Oo. Tutusulin mo sura sa yun, ha? Sundado! Sebya! Sebya! Alimrosa! Ano nangyari? Ano nangyari? Hindi, hindi. Di ba kasi ganyan ang itsura niya, mga ano? Nahold na po ako eh. Kinuhulat yung perang dadaling ko kay parang kay Mambetre. Ang sisi mo naman mamalag yan. Eh, paano ko kayo nahold up ka? Eh, naglalakad ako sa Merile. Nang biglang merong isang lalaking tumutok sa akin. Hindi ba ninyo namukha ang kontino? Hindi na ako nakakilos eh. Binigay ko na lang ang pera, baka ako barilin eh. Eh, paano ang nangyari sa mata niya? Sinubog sa ate! Ano ba yung inyong napatanang mo? Oo! Kasi yun, nung malapit siya sa Panjong. Panjong? Akala ko ba sabi niya sa Ari? Ah, eh. Tapat nga ako narinig si Panjong eh. Hindi ka nabitaw eh. Hindi ka magulo ang pangyayari. Hindi ko malaman kung ano. Talaga ho. Kanyari na nasa may Panjong job, mayroon lumapit ako ng tatong mama. Sabi ng tatang, isang mama lang daw umutok sa kanya. Wala ka lumutan na ng tatang. Sabi niya, tatlo nagtulong sa kanin. Hindi ka nabito, itatagong kong kita. Sabi mo, pumunta ako rito, para sabihin ko sa kanila na nahold up ka. Pagkatapos, pa-uwi mo. Uwi ka na sabi eh. Uwi na ako. Sandali lamang, Bitoy. Huwag muna umuwi. Naliliwanagan ko na mga pangyayari. Talagang hinold up ako, Aring Rosa. Hinarang ako sa Merile. Sa Pantuntang? Sa Merile. Sa akin kayo maniwala, Aring Rosa. Isang lalaki ang... Ba? Hindi ba sabi niyo, tatlo lalaki ang gumulti sa inyo lang? Yun ang sabi niyo kanina. Sinabi ko nga yun. Pero, sa akin kayo maniwala. Manong huwag na nga kayo magkalos. Sa bagay, mali sa bagay lamang yun. Utang, I'm so ashamed, I tell you. Kasalanan ko bang ma-hold up si Merile? Sa Pantuntang. Si Merile. Ang hirap naman sa inyo, balay eh. Ginagawa nyo kami para mga batang walang isip. Eh, halatang halata na sistema ninyo ah. Inaamin ko sa inyo, ako'y nagka-interes sa pera. Pero... Tama naman nga, no? Utang, how could you? Kudyo ka ng kudyo, hindi nyo ako bigyan ng pagkakataw, makapagpaliwanag eh. Paliwanag na lahat. Para patunayan ko sa inyo, wala sa akin ang pera. Magrikesa kayo ni Balay sa bahay. Alam mo naman kung saan ako nagtatago ng pera. Talaga naman ang iniisip ko rin mo yun eh. Nahihiya lang ako sa F niya sa kake-F eh. Eh, wag mo kayo magpaano sa amin, Tang. Oo, mabuti nga yung sabay-sabay tayo. Para patunayan ko sa inyo na wala akong isang beli sa bahay. $250. Ha? Bumbuo na yan. Saan natin tatago ngayon ito? Dito, si Sabol. Sa baon? O, siya nalalagyan niya ng pere. Eh, baka mawala eh. Hindi. Dito tayo dumaan, basta yung makita. Tara! Pari kayo, pari kayo! Ayan! Ayan, Balay! Muna yung sinisong pa ko sa ito. Palugugin mo niyo itong loob at labas ng bahay nito. Wala kayong manginitang kisang pera. Ayan ang paribor ko. Ito, itong baon na ito. Dito akong nagsitago ng pera. Kaya tignan niyo! Ako yung isang mo! Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat, lalo-lalo na sa inyong mga ano. Eh, bakit hindi naman agad sinabi nito si Eddie?
Eh, hindi sana ako lumabas na kayaya kay Mang Nano. Wala kayong dapat alalahanin sa akin, Balae. Sanay naman ako sa mga ganyang kaapihan eh. Ang tapang naman. Kaya nga ho namin kayo pinasundo eh, para humingi ng paumanhin sa aming mga pagkakamali. Kumusta naman ang inyong fraternity? Tumiwalag na rin ako. Bakit? Eh, hindi na pumapasok si Oring eh. Pinatigil ng kanyang papa nung matuklas na nakasama siya sa aming kapisanan. Tila nga naman hindi ka wili-wili ang patakaranin niya sa inyong fraternity. Este, fraternity. Oo. Yan ang dahilan eh. Kaya humiwalay na rin ako. Hirap niya, hindi na kami nagkikita ni Oring eh. Hindi pa siya lang sa bahay. Ang hirap nito eh, biglang-biglang paglipat ng magkamay. Pati ang papa ni Oring, galit na galit sa akin. Siguro ang baksit ng papa niya. Eh, hindi naman. Pero masamang magalit eh. Papaalam na muna ako sa kanila. Tanghali na yata eh. Ah, sige. Welcome to Pinoy, Berta. Okay, edi. Diyan na kayo, ha? Ano ba? Bakit ito? Bakit na naman nagkangangawal? Paano makilala ko sa mga at hindi ko nawawan? Sino sumigaw sa'yo? Yung mama ba huli ba siya? Lagi naman akong makilala sa hindi ko nawawan. Leo! Kanya nabubutas yung titi kuya kasi mo. Pero may nakatira na dyan dito ya. May bagong lipat na do, kaya hindi ka na dapat magmalik manago sa puno nila. Kahit na, sino na sisigaw-sigaw sa aking anak? Sige na, sumuri mo siya. Kita mo sabi ba niya dahil hindi mo raw ko ako tinuturuan. Sinabi yun ha? Oo, tapos sinigawan na niya ako. Samahan mo, Pitono. Samahan mo kitang mailang pasok ko siya sa lahat ng lasangan. Sige na. Tama namang ano, huwag yun ang panag-ibang usapan. Masakit doon sa kalooban ko yung sisigaw-sigawan ng pamilya ko. Ano ba may alipin? Sige siyang tumuli mo. Masyado matapang kasi. Mama ka, Edi. Edi, huwag ka makialam. Ayoko ng nanay eh. Natakot ka? Ipakilala mong may malasakit ka sa iyong bayaw. Wala ako namang kakwenta-kwentang bagay eh. Para kayo papatay ng tao eh. Wala bang kwenta yung inabito ng bayaw mo? Tala, sumama ka at pakikita ko siya kung paano ko ilalampas ang mukha ng tao yan. Tala. Ne. Ibig kong sabihin eh, marahil ay kilala ko yung besting yan. Aray! Balare, baka kayo... Hindi mo, napasama yata ang tapok. Bakit ang ingay? Bigla sinupong na rayume. Ay, mahirap ang ganito. Eh, huwag na ho kayong lumabas ngayon ni Nay, hindi yun ninyo kaya. Hirap na ipagpaliban ang pagdadala ng pera sa mandestre. Lalabas ako kahiyahiya. Sisira sila yung pagbebenta ko maalahan. Eh kung gusto ninyo, ako na lang magdadala. Eh hindi mo kilala, hindi mo alam kung saan nakatira. Sa bagay, alam ko ang bahay ni mandestre. Siya nga utang? Oo. Ako sana maghandog ng aking tulong. Lamang, eh inaalala kong baka hindi magtiwala sa akin ng bilin mo. Ho? So bakit naman kayo nagsalita ng ganyan mga ano? Sa isang mahirap na tulad ko. Eh, di raong taong magtitiwala. Lalo na sa isang malaking halagang katulad niya. Yan naman ho ang... Lalo-lalo na kayo, Balae. Ako ba'y tanin niyo? Alam ko. Diskumpiyado kayo sa akin. Ang tapang naman, hindi ho totoo yun. Ito pa naman ang pagkakataong inaantay ko na ako'y dumamay sa inyo, Balae. Ngunit... Pwede, totoo nga nito ako ngayon mag-importa sa inyo eh. Kung ganun ho eh... Pwede, pakidala na ninyo. Bata! Baka naman mo napipilitan lang kayo. Magnano ko ano-ano sinasabi. Siya nga naman pa. Oo, isa ka pa dyan. Isa ka pa rin walang siwalan sa akin eh. Ang tatang naman. Eh, kung ayaw mo ganun eh, hindi na bali. Pero wala akong sinasabi ng ganun balae. Oh, eto, 250 yan. Ilanin mo. Aha. Tama nga, 250. Okay. Pag-iingatan lang niya, ha? Oo nga, tang. Usong-usong nga yung mga holdover. Saka yung bro, daylight time, tell you. Diba naman tanda kung ito'y pagsasabihan mo pa yan? Ako na akong bahala. Kaya na rin, Toy. Bahala na po. Salamat, ha.
Masumaya na. Hindi naman ako makakapaniwala isang kamukha mo papasok sa kanyang hanap buhay. Hindi naman ako naghahanap buhay eh. Uy, ano? Membro ko ng fraternity sa aming eskwelahan. Oh. Ito'y upang ipakilala ang katapatan at katapangan. So, paano magiging tapat isang mga hold up? Matapos maisagawa ng malinis ang pangaharam, sinotoli naman sa na-hold up ang anumang bagay na nabuha. Walang labis, walang kulang? Oo. Kagaya mo halimbawa, pagkatapos kitang hinolda, tatanong ko kung saan ka nakatira. At anong pangalan mo? Magugulat ka pa siguro kapag ka isinoli ko sa iyong pera. Ang bihira din naman yung fraternity niya? Eh, kaya naman puro exclusive lang ang copy doon. Oo, eh, hindi ako pwede sumapi sa ganyang fraternity. Ako? Ayoko rin nga sana eh. Pero yung girlfriend ko, kasapi ron, ayoko naman matawag nga ang tuwag. Talaga din naman, palintik ang takbo ngayon ng pag-ibig. Eh, isang hold-up lang naman ang kailangan ko eh. Teka. Mahalik kitang tulungan sa bagay na yan. Talaga? Oo. Oh, may pera ako sa bahay eh. Kukunin ko sandali ha. Diyan mo ako abangan sa Merinis. Ako hold up mo ha. Mahalik lang to. Pagkita ka lang, Pepe ha. Okay. Ating bayad lang? Magulo. Pagkita ba ba? Pero nyo mang bayad to. Hindi akin to. Lalo na set up na bibigay sa mga bestre. Hindi na lang ako itigay ko agad eh. Sana kung ate na yan, may lady na tayo, no? Sana nga. Meron pa naman tupada ngayon dyan sa Merilis eh. Hindi kaya mo muna. Naluloko ka ba? Ayoko sira ng pagkitiwala sa akin ni Aling Rosa. Hindi naman kayo sigula dyan matatayo ah. Huwag mo nga kung bigilin bata ka. Bati naman ninyong ginagawa yun eh. Sabi mo ba nga sa akin? Agilidan. Kung manalo ka, sabah mo na lang sa wali kong mambes ng pera. Sige mo, dami ang pera niya, no? Kung manalo ka siguro, marami na ang pera makapukuli niya yun. Sabi mo ka matalo eh. Hindi sa tingin yung gusto mo na wala ang pera? Tanda-tanda akong tumawala ng pera. Sinong maniniwala? Ano ko lang? Bakit ka? Palagay mong nahodak.